ka, Mars! Muli na naman pong nagbabalik ang baklang makulit at magbibigay sa inyo ng isang reaction video! My name is MarsMat and welcome back to my YouTube channel! So, yun na nga, guys! Of course, ayan na. Ayan na, I'm so excited for my part 2 ng aking reaction video / commentary para po sa Binibini Pilipinas 2021 National Costume Presentation. Ayan, so part 2 na po ito. So, meaning to say, candidate numbers 18 to 34 na po ang aking bibigyan ng aking reaction video / commentary. Ayan. Guys, kung ninyo po napapanood ang aking part 1 ng aking reaction video / commentary para sa Binibining Pilipinas 2021 National Costume, eh nandyan po yan sa aking description box, guys. No? So, puntahan nyo na po at panoodin nyo po para magkaroon din po kayo ng idea sa pagboto. Yes, of course. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating reaction video, of course, kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel at kayo po ay napadaan, just hit the red button subscribe and of course, i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga reaction videos ko and commentary. Ayan. Ayan. So, Binibini Pilipinas na nga po is in the air. Yes! Of course, ito na nga, nag-uumpisa na nga ang bakbakan ng 34 lovely candidates ng Binibini Pilipinas. Of course, mangyayari ang Coronation Night on July 11, 2021 sa Araneta Coliseum nga yan. At mapapanood po ito sa ABS-CBN and of course sa kanilang YouTube channel, live na live po yun. Ayan. And of course, ang host po ng Binibini Pilipinas 2021 Coronation Night ay walang iba naman talaga ang naggagandahan at nagseseksihang mga beauty queen ng Binibini Pilipinas. Walang iba nga si... Ayan, si Catrio, si Miss Catriona Gray, and of course, si Miss Nicole Cordoves. Ayan, talaga naman ang nagbibigating mga beauty queens ng Binibining Pilipinas. O, di ba? Saan pa kayo? Ayan, national costume nga po ito, guys, no? And of course, you have the power, no? Para magkaroon ng best in national costume. Ayan, para po bumoto, pumunta lang po kayo sa www.binibiningpilipinas.com. Ayan, or di kaya follow ang TikTok account ng Binibining Pilipinas at i-heart niyo po kung sino po yung nagugustuhan ninyong kandidata ng Binibining Pilipinas para sa national costume. Ayan, Binibining Pilipinas na nga. Ayan. Kaya bumoto na po kayo, guys, kasi ito po ay hanggang June 27 na lang po ng 12 noon. Ano pang ginawa nyo, iboto nyo na po ang paborito nyong kandidata. Ayan. So, guys, no, sabi ko nga po, panoodin nyo po ang part 1 ng aking reaction video para at least makatulong po sa inyo yan. Ayan. And of course, lastly, guys, no, iniibitan ko po kayo on June 27, Sunday nga po yan, 7 PM Pilipinas time, ipapalabas na nga po namin ang aming pilot episode or yung tinatagang episode number 1 ng kauna-unang BL series na ginawa ko at dinirect ko po. Ayan. Ayan, ang Love by Fila na pinagbibidahan ni James Villete and of course ni Elijah Liavares. O, di ba? So, ano pang ginagawa niyo? Panoodin niyo po yan on June 27 po. Dito po yan sa aking YouTube
channel. Ayan. So, ito na nga, guys, no, hindi na natin patatagali pa. Without further ado, ito na nga po ang aking live reaction. Ang aking reaction video slash commentary para po sa candidate numbers 18 to 34. Ako ang inyong Bini-Bini number 18, Maria Ruth Erica Quinn, mula sa lalawigan ng Nueva Ecija. Okay. Bigas, kanin, palay. Akala ko yun yung national costume. Naloka ako. Hey, let's continue. This attire is more than just a representation of my province. The fully sequined body with palay embossed beads and beaded trails paints the picture of a prosperous rice field and rice the story of our boss. Identity. From the farmers who till the land, to the workers who reap the fields, to the people who prepare our meals. Palay is more than just a crop. This is the identity of the Philippines. In fairness, a detail ng national costume niya, ha? Talaga, it represents the palay, ha? Or yung rice. Basta palay, oo, yun na yun. O, wag na tayo mag-English pa. Ayan, let's continue. It represents hardship during planting, so, in fairness, kay Ate and girl, tranquility ang ganda niya. During harvest. It represents life, passion, dedication, and the strong Filipino spirit of never-ending determination. Okay, so yun nga, nakulangan, honestly, nakulangan din ako ng kanyang presentation, no? Sana meron nga talaga yung, alam niyo, yung full detailed. At the same time, although nakita naman natin yung detail ng kanyang national costume in the near shot, no? Pero yung far shot is wala tayong nakita sa kanya kung gaano ba talaga ka-full detailed yung kanyang national costume. Yun kasi talaga yung magandang makikita, eh, di ba? Talagang ipinapakita mo kung ano talaga ang itsura ng national costume mo kabuuan bukod sa mga details ng national costume. So, yun yung nakulangan ako. Tapos, the background itself of the video is so dark. Ayun, so sana medyo lighter ng konti yung kanyang kulay or nung background niya. So, masyado lang madilim. Kaya, medyo nag-aano yung color ng nagre-reflect yung mga colors niya. Pero the detail itself of the national costume was truly remarkable. No? Kasi palay niya ang kanyang representation. Ang hirap mag-English ng palay. Oo, ayan. Let's continue. Ako si Binibini 19, Gabriel Basciano, galing sa Ang ganda ng babaeng ito. First time ko siya nakita, in fairness. Although lahat naman sila. City, Eastern Samar. My costume is called the Golden Kalesa. Kalesa is believed to be the first introduced to the Philippines by Spain during the 18th century. Ang cute ng kanyang national It has costume. Served as a deluxe mode of transportation that only the rich and high-ranking officials can afford. It used to be Philippines' king of the road, long before the jeepneys arrived. This golden kalesa represents the shades of my hometown, Borongan City, Eastern Samar. Ang ganda niya, no? Na-amaze ako sa ganda niya, no? Sobrang puti niya. I like the makeup, the hairstyle. No, talagang, alam yun, nag-jive yung kulay niya sa golden kalesa niya. Kaya talagang masasabi natin, ang ganda ng kanyang national costume. Talagang ano, nadadala naman niya yung effect ng kanyang national costume. I am wearing a mesh bodysuit that is embellished with thousands of golden Swarovski crystals. The carriage is adorned by hand-woven and most commonly known as banig, one of the major products of my province. Kakaiba. Kakaiba tong golden kalesa. Kakaiba yung golden kalesa ng candidate number 18. Kung ako nagkakamali. In fairness, nakita naman natin. Oo.
Roy Aquino, the designer, thought of a modernized barot saya that traditionally consists of four parts: a baro or kamesa. So this is a modern Filipiniana costume, okay? A long skirt or saya, a kerchief worn over the shoulders or alampay, and a short rectangular cloth worn over the skirt or patadyong. And this is inspired by the gown of Doña Trinidad Rojas, former First Lady when she was a Carnival Queen of the Philippines, Carnival of 1920. Ang ganda ng detail ng kanyang gown niya. And the town of Rojas, Isabela, was the first town named in honor of President Manuel Rojas. In fairness, ang ganda niya. Ayun, so dito naman, bakit wala po tayo pagpapakilala kung anong candidate number? Oo. Ayan, kasi nawala din ako kung anong candidate number na. Oo. Candidate number 20, if I'm not mistaken. Oo, ayan. So, nakita naman natin si candidate number 20, si White Filipiniana. Ayan, so talaga namang yung detailed, maganda naman yung detail niya. And modern Filipiniana ang kanyang peg. Oo, ayan, let's continue. Together with my team, we wanted to highlight the natural riches from the sea. One of the main sources of income by the people in my... Uy, in fairness sa ano niya, sa beauty niya, ha? In fairness sa beauty nito, oo. In my province. The ocean is an important part of La Union, as we're known to be, the surfing capital of the north. Para siyang reyna ng kagdag. Para siyang reyna ng kag... Ano? Kagto? Kag... Karagatan. Ayun. Reyna ng karagatan. Ang ganda niya. O, para siyang si Rey. Pwede siyang tawag yung Reyna Ami. Ah, Reyna Alena. Charing! In fairness. Oo. Ang ganda. Ang ganda ng... Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng pag-ano niya. Yung pa-effect ng ganun. In fairness, I like it. Oo. Yeah, let's continue. I hope that when you remember this piece of me and this piece of La Union, you are reminded of a sea goddess watching the ever-changing and ever-growing prosperous province of La Union. Yes, you look like a goddess of sea, in fairness. Oo, totoo po. Ang ganda ng ano, ang ganda ng, alam mo yun, ang ganda ng details ng gown niya. At the same time, ang ganda ng face niya. Kaya talagang, talagang magmumukha siyang diyosa ng karagatan talaga. Diba? Ayan yung details nakikita natin. Ayan, anong candidate number to? Oo. I think 21 if I'm not mistaken. Ko si Binibini 22, siya rin nagyaw. Oh, 21 nga siya. Charing. Ayan, at least nagkaroon na tayo ng detail ngayon kung anong candidate number na. This is candidate number 22. Nagyaw nagmula sa progresibong lalawigan ng Pampanga. Dase, developing itas, strength through empowerment. Dase, which means banig in Tagalog, is the main fabric material of this masterpiece. Uy, ngayon ko lang nalaman yung the dase niya. The palay greens represent Pampanga's fertile soil and our hardworking farmers. The crown symbolizes the devotion and high spirituality of Pampanga's patron saint, okay, the miraculous Virgen de los Remedios. Pampanga, a place full of love and a place full of dreams. There may be the toughest time when the Kapampangan region was devoured by calamities. Serenity was lost, but the pride and joy remained. Parang ang bigat ng national costume niya. Oo, ako nabibigatan sa kanya. Dalawang patong. Let's continue. Remained in every Kapampangan's heart, which regained who we truly are. In fairness, strong-willed, ang ganda ng detail. Willing to extend hands to build unity. And I am a Kapampangan. Pag maragul ko, Kapampangan ko. Ano ibig sabihin? Ako, si Jasmine. Ayun. Ayun nga, no. So, nandiyan ako lang ang candidate number 22. No, wala yung detailed ng full. No, yung full detailed ng kanyang national costume. So, hindi natin nakita
masyado kung ano ang itsura talaga ng kabuuan ng kanyang national costume. So talaga ito yung hinahanap ko dito sa presentation. Ano. All, nandiyan na nakikita natin yung mga details. So ako namang hakay candidate number 22 sa ganda ng detail ng kanyang national costume. No, yung mga gems na ginamit, nakakamangha at the same time kung paano ginamit yung panig sa pagkakagawa ng kanyang national costume. Yun nga lang talaga kasi kahit na sabihin mong in detail ang national costume, mas maganda pa rin mapakita yung kabuang itsura ng national costume, 'di ba? Kaya nga presentation ni, oo, dapat talaga buo, yun lang, nakulangan ako. Yeah, let's see, let's continue, let's have candidate number 23. Jasmine Dimakulangan, hali sa probinsya Nin Albay. Oo, taga Albay. Taga dito po ako. This costume is named Daragang Magayon or Beautiful Maiden. This is an interpretation of the female protagonist from the legend of Mount Mayon. The fire surrounding Binibini 23 is as scorching as the passion between star-crossed lovers Magayon and Panganoron. Their fiery love might have ended in tragedy, but it led to the rise of the crown jewel of Albay, a befitting costume for Albay's reigning festival queen. Ay, ang ganda. I like it. La Luz de la Paz. In fairness kay candidate number 23, ang ganda po ng kanyang national costume. Ang ganda ng pagkakapresent niya. Yung detail ng kanyang national costume is napakita naman. And the full detail of the national costume is there. Yun. So talaga nakita natin. Ang ganda din ng makeup ni Ate Girl dito, si candidate number 23. Kaya talagang makikita mo yung ano niya, yung, alam mo yun, yung detail ng kanyang national costume. Ayan. Let's continue. This national costume reflects the light of peace in the midst of the current global darkness. This light of peace is represented by a traditional Christmas symbol in Angeles City, the distinct Parul Angeles, which forms the base of the costume. Characterized by its simplicity yet intricacy in design, this local lantern traces its origin in the century-old tradition of Lubena's Ning Pasko, the culmination of a 9-day prayer vigil leading to the Christmas day. This is the same symbolic light that guided the local farmers in attending the mass at dawn before proceeding to their field festival. Works. This tradition extended to the present generation as Simbang Gabi. One symbolic intention of this lantern procession, the fish, which represents prosperity, is depicted by the lame fabric details that resemble the fish scales. This masterpiece aspires to bring hope and prosperity as the world... Ay, parang umiilaw ang kanyang national costume. Tama ba? Umiilaw siya. As the world anticipates for the most wonderful time of the year, the Christmas season. Yakupu y Maria... Ayun. So that is candidate number 24. So medyo ano lang, no... dito naman kay candidate number 24, mas marami yung kanyang informations about the national costume niya compared sa detail ng kanyang national costume. Although there is a video naman about the national costume niya, yung detail the national costume niya. Pero alam mo yung kulang yung mga details ng kanyang national costume. Sayang lang, mas marami yung naging detailed. Alam mo yung historical background ng kanyang national costume dito. Pero I like the concept. I like the way na talagang ano, yung kabuuan na pinakita ng national costume, yun yung pinaka nakita ko. Pero the detail, medyo nakulangan lang ko sa inch tuloy. Yung near shot ng kanyang national costume na kung saan nakikita yung mga full detail ng kanyang national costume. Doon lang ako nakulangan. Oo. Pero okay naman din yung presentation ng kanyang candidate, ay ng kanyang national costume. Let's proceed to the next candidate. Ria Francesca Taruk, Manibatan, kang siyudad ding Angeles, Pampanga. Parang ang daming taga-Pampanga. Ay, siya ko rin pala yun. Parang siya nga. This is a depiction of the traditional Maria Clara dress
inspired from the Gigantes Festival of Angono Rizal. Oh, Gigantes Festival. It is celebrated every fourth week of November, where giant paper mache or gigantes are paraded on the streets. A fusion of the Maria Clara and Gigantes. Using the framework and the massiveness of the Gigantes under the Maria Clara dress. The fabric Ang ganda ni Ate Girl, I like yung smile, I like the makeup, I like the hairstyle. In fairness, parang ang bigat ng kanyang national costume, Ayan, so Gigantes Festival ang kanyang representation. So tingnan natin yung details ng kanyang national costume. Interpretation of our piña fabric, highlighting its fibrous characteristic. Turning around, the Maria Clara is transformed into the colorful Gigantes adorned with playful lights, giving it a festive vibe. Ako, si Binibini. Uy, in fairness, nung kay candidate number, 25? Binibini, 26, Nariza May. Tama, candidate number 25 yung kanina. I like yung Gigantes, national costume niya. Yung pa-lightning effect niya, I like the lightning effect niya. Balikan natin, guys, Sorry, ha. I like the Maria Clara lightning niya. The fabric is an interpretation of our... And of course, yung taliko, yung back part ng kanyang national costume na mga ako, akala ko ano lang yun, parang representation lang, parang alam mo yun, yung tipong dagdag video, Hindi ko alam na part pala ng kanyang national costume. Of our piña fabric, highlighting its fibrous characteristic. Turning around, the Maria Clara is... Akala ko, alam mo yung pinapakita na ito yung Gigantes Festival, yung ganon, yung part na ganon. Pero, hindi ko alam, part pala siya ng kanyang national costume. So, I like this candidate number 25. Ako, si Binibini, 26, Nariza May Valerio. Parang naalala ko yung Encantadia. Yung hairdress niya, in fairness. So parang Evo Adarna inspired ulit ito. Nang Arayat, Pampanga. Parang ang dami taga Pampanga. Is inspired by the mythical goddess of Mount Arayat, Maria Sinukuan, who lived on Mount Arayat. She is also dubbed as the sacred protector of the mountain and the animals that surround it. Pampanga is known as a natural bird haven in the Philippines, wherein 14,000 kinds of nomadic birds gather each year in the swamps as a stopover before continuing their migration to different parts of the world. These birds are important to humans in various ways, such as providing natural fertilizers and dispersing seeds all over the mountain. This goddess characterizes kindness among animals and generosity to its inhabitants. This ensemble is a magnificent symbolism of the rich and colorful heritage of Pampanga. I am a female centurion, demonstrating heroic qualities of a Filipino, bravely leading our century. Depicted by Roman costumes, tunics, and vivid metallic embellishments that have been crafted by local artisans and wood carvers of Paete Laguna. This reclaimed and recycled warrior ensemble symbolizes women's ability to exhibit our courage and stand up for our rights and core feminine values. Possessing as much strength, determination, and fortitude as any man. Parang naalala ko dito ang gladiator. Oo. Tama ba? Pwede ko nagkakamali. let's continue. Men, I am willing to take up arms and fight for a cause with relentless perseverance. Ako si Binibini 27, Rochelle Oviman, mula sa Oriental Mindoro. Okay. So, okay naman yung detailed niya in fairness. Let's continue. Seafarer pa rin. Pearl of the Orient, designed by Michael Barassi. Cerulean is the water that drapes the archipelagic province of Romblon. And this deep sky blue hue ng mata ni Ate Girl, hides within its pungay. Pearls, Infernus. Pure, incorruptible, and wise as the queen who wears this attire. Oh. Miss Romblon, so this is the detail of the national costume that surround the province Infernus. The stretches of white sand beaches
which are arguably one of the best in the world. Adorned with pearls from her head to toe, she flaunts the serene beauty of these jewels of the seas and the elegance they signify. Above her head is the oyster. Na-awkwardan ako, sorry ha. Na-awkwardan ako kay ate. Oo, sa pag-ngiti. Para siya napilitan ngumiti. Oh, in fairness. Hey, let's continue. Oyster shell that hides this lustrous gem, representing the hidden wisdom cultivated through years of toil, pressure, and hard work. One Miss Romblon wears loud and proud. It is always a marvel looking at pearls nurtured, cherished by the deep sea waters, as stunning as this empowered Romblomanon is. Okay. In fairness dun sa nag-wave-wave, oo, nakita yung kamay nila habang nag-wave. Ayan, so let's see, this is candidate number... Binibini, 29, Alexandra Faith Garcia, lungsod ng Olongapo, lalawigan ng Zambales. Ulo ng Apo, the symbolic name where the city started. The Dove Warrior is a costume inspired by the piece engraved by Apo in Olongapo. Was beheaded okay, by so parang ang inspired niya yung members. Ano, tribes in the hand is the ulo ng Apo, which empowers the maiden to call for peace in everyone. The ideology fairness, of the detailed, healthy the spirit costume, came from the Dove Monument found in Olongapo City. So, a rallying cry girl. Is shown by the Dove Warrior, an excruciating shot. Uy, ang ganda ng hairdress niya. Ano hairdress niya? Parang ibon na... Para siyang ibon na parang dinosaur. Ah, hindi siya dinosaur tuloy. Para siyang ibon na parang, alam mo yun, basta parang creature pang ano, pang air. Oo. Ayan, let's continue. Shout for justice and fairness to all. The Dove Warrior calls for every modern Filipina to Dove. Be the symbol of peace, like Apo. Boy, in fairness, sa detail ng candidate number, ano nga candidate number 2? Oo, balikan nga natin siya. Binibini, 29! 29. The symbolic name where the everyone. Out so she is candidate number 29. For justice and fairness to all. The Dove Warrior calls for every modern Filipina to be the symbol of peace, like Apo. Okay. The Queen of Philippine Sultans, Bulaklakin. I am wearing a costume inspired by the famous Filipino folk dance, Bulaklakin. So, Bulaklakin. The designer of this national costume, Miss Poisabiana. So, this is modern Filipiniana na inspired represent by Bulaklakin. The joyful culture of the Philippines. Bulaklakin pala, Bulaklakin. The bodies of this costume is a Filipiniana butterfly sleeves adorned with precious pearls from the okay. South Sea. So let's see the down part of the national costume. For the top fabric and the flamboyant skirt is filled with ayun. Flowers to signify festivity. Fairness, and so national glam. Costume niya. Si ate parang sinisipa yung paglakad. Halatang halata. Fairness, ang ganda niya. Maganda siya. My national costume is called Mary Love. This was made to pay tribute to our Mother Mary, who has been our rock amidst the recent Taal volcano okay. eruption. We chose to wear something that will signify the strength and hope of all Batangueños. Para siyang ano, basta may naaalala akong palabas sa ganito itsura ng ganitong pag-anon niya, yung pag-anon na ng national costume niya. But the detail itself, okay. Ha? Let's see near part chart. Near shot niya. Near part chart. Especially people of Agoncillo who were greatly oy, affected nito, by ha? The recent catastrophe. I carry with me the Holy Rosary, same with what most of the families have carried during okay. the afternoon of January 12, 2020.
It was our weapon, our shield, and our rock. In my head is a tiara that signifies unity among all Filipinos who helped us during our unforgettable nightmare. Its silver linings and crystal is a reminder for us to be grateful for everything that we've received. The trailing cape with thousands of Swarovski crystals represent thousands of Batangueños who is with me as I walk with distress. Each step I take is a step closer in resurrecting our faith that one day soon, we will be triumphant once more. We also chose the color red as a manifestation of the burning desire of all Batangueños to rise from the ashes. So this is candidate number 30 in Furnace. Ako si Binibini 32, Leslie Ann Ingles Ticaro, galing sa lungsod ng Tagum. Waling-waling, soon by impeccable skills to be worn by... Gumamela, waling-waling pala. Ayan, so ang ganda ni girl, ang ganda ni ate girl. Worn by Binibini, showcasing the culture and fashion of Mindanao. Celebrating the beauty of the Philippine flora, representing the grace, strength, and essence of Filipina. This couture creation is proudly made by Mindanaoan couturier and beadmaster Mark Joseph Sayed to exemplify that the Filipina beauty is more than what meets the eye. Filipina beauty has become transformative, that it has broken stereotypes and beauty standards, and that Filipina beauty mirrors culture, Huy, ang dami ay pinakita dito sa national costume niya. Hindi lang siya tipong waling-waling type, no? So, meron siyang mga tribes ay pinakita dito. So, which is somehow namangha ako sa detail ng kanyang national costume. Ayan. So, tingnan pa natin. Experience, substance, authenticity, and life. A Binibini is a waling-wali. Highly coveted, majestic, and one of a kind. Uy, in fairness, ano niya ha? Sa waling-waling. So, this is candidate number 31. Kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Candidate number 1. Ako si Binibini 33, Bellatrix Tan, galing sa Zamboanga City. Sure. Subang, full moon worship of the Subanans. A creation that mirrors the rich culture of the first inhabitants of the Zamboanga Peninsula. Princess Nayak, a royal princess of the tribe Subanen, the daughter of Subanen King, King Timway Saragan. She is a reformed royal princess who travels regularly from one location to another to clear more forest fields. She is destined to be a fierce warrior princess who will be the strongest and most powerful Subanen tribesman. Traditional wear consisted of upper and lower garments with headdress and other accessories. The tight-fitting garment that was generally black made. Oh, in fairness, sa her dress niya ang ganda. I like the hairdress na. Ayun, let's continue. Made that symbolizes of the night as a time of worship of the tribe. This confirms that the belief of the black garment can shield them against eclipse. This attire in full regalia consisting of sub, upper, magpandyo, headdress, gilang, bracelet, singil, anklet. Aside from the pious signification of the black national garment, costume. It was practical on the part of the Subanans. I like the details. Use of whole details as an expression so, tingnan natin yung kabuuan details supernatural niya. Entities, and the red as a sign of blood for the defense of the tribe's ancestral domain. Sultan Pudarat Princess. Yun lang, hindi na ipakita yung details sa baba. Sayang. Ay, okay na yung pantaas eh. And the near shot. So, sana nagkaroon ng far shot yung kanyang national costume. Anyway, let's continue. Since time immemorial, brass body ornaments have been seen as symbol of status, especially in the southern Philippines. So, ito ay Sultan Pudarat Art. They signify the preservation of cultural values and immortality of royal beauty. Ganda each nito, mabay. Style pattern epitomizes hard work and skills of the artisans. Sultan Pudarat, a Muslim ruler who reigned and asserted his leadership in the entire Sultanate of Mindanao, was a paragon of a real warrior. It is only fitting that he will serve as the inspiration of this masterpiece.
The details and patterns were hand-beaded and individually attached to the fabric to commemorate the journey and sacrifices of Sultan Gudarat before he became a revered hero of our country. In all, fabric, which is known to be worn by royal families and community leaders, is the main material used to complement the whole look. In fairness, of this detail the national costume. I like it. Ethnic patterns and gold brass amulets and neck piece believed to be the symbol of power and sovereignty, which is still worn by the people of Sultan Gudarat. Yeah. This masterpiece is a manifestation of modern interpretation of ultimate ruler and none other than the women of today, embracing their talent and purpose to bring equality and fairness. The one who will wear the costume will surely exhibit a character of physical resilience, mental toughness, emotional stability, and spiritual fortitude. So in fairness, so yun na nga guys, no, ang presentation ng national costume ng mga binibinis, no, or mga contestant ng Binibini Pilipinas 2021. Ayan, guys, mapapanood natin ang coronation night on July 21, ayan, sa Araneta Coliseum, na kung saan ang host ay si Miss Catriona Gray at the same time si Miss Nicole Cordoves. Ayan, so mapapanood natin yan live, no, sa kanilang YouTube channel na Binibini Pilipinas. And of course, mapapanood natin yan sa ABS yata. Mapapanood siya sa ABS-CBN. I forgot the Z something ngayon. Basta yun na yun. Basta ABS. Pero no, kung wala kayong channel ng ABS, sabay ganun yun. Punta kayo sa YouTube channel ng Binibini Pilipinas at doon po kayo manood ng live ng kanilang Coronation Night ng Binibini Pilipinas. So nakita natin ang mga national costume, in fairness, no, a round of applause para sa mga designers natin, mga Filipino designers natin, kasi talaga nakita natin yung ganda at alam niyo, yung talaga may pagmamalaki natin ang gawang Pilipino, no, lalo na lahat puro inspired within the Philippines, kaya talagang nakakamangha na nakagawa sila ng ganung kagagandang obra, no? Ang comment lang natin dito is that, of course, no, presentation eh, you will present your national costume, no? May mga details dapat. Of course, nandiyan ipapakita mo yung mga details, no? Plus point na doon yung kung saan ba talaga nanggaling yung national costume na yun? Ano inspiration ng national costume na yun, no? Pero mas maganda kasi talaga na ipakita yung full detail de. Yung full detail ng kanilang national costume, yung detail talaga, makikita mo. At the same time, yung pinakakabuuan ng national costume, no? Yun kasi yung kulang sa ibang nag-present ng kanilang national costume. Remember sila na, I think sila na yata yung gumawa ng video na ito, if I'm not mistaken, or whatsoever. Pero kasi nakulangan lang talaga ako ng yung iba ha, nakulangan ako sa iba ng, alam mo yun, yung pag-present ng pangkabuuan, no? Na walang in detail, wala yung full detail or yung tinatawag kong far shot ng kanilang national costume. Kasi pag far shot, ibig sabihin, makikita mo yung kabuuan eh. Makikita mo yung kabuuan ng national costume. So yun lang, doon lang naman ako nakulangan. Pero overall presentation ng national costume ng lovely candidates natin na Binibini Pilipinas was truly a remarkable. No, ang gaganda ng mga national costume. Talagang nakaka-proud maging Pinoy kasi because of these creations na ginawa ng mga designers or Filipino designers natin. So nakaka-amaze at nakakatuwa na meron tayong mga ganitong designers. So maraming salamat sa mga designers na gumawa ng ganitong kagagandang obra. So ayan guys, no? So abangan nyo po ang labas ng video ko doon sa mga nagustuhan kong national costume. So maglalabas po tayo ng top 10 para sa akin na national costume
na candidates. So nagista ako dito, I have so many, I think this is more than 10 lovely candidates ng Binibining Pilipinas national costume. Pero syempre, titingnan ko pa ulit, i-re-replay ko ulit yung kanilang national costume para makita ko talaga yung talagang detailed ng national costume. So sabi ko nga kanina, yun lang talaga, nakulangan lang ako kasi yung iba talagang kulang sa pag-present ng kabuuang ng national costume nila. Kasi mas maganda talaga ma-present mo yun eh. Not only the full detail or the near shot ng kanilang national costume, yung full detail kung gaano pa talaga kang ganda. But of course, no, yung pangkabuuan kasama yung baba, no, kasi yung iba ang shot is parang pangtaas lang lahat eh. Oo, nakikita lang yung mukha eh, no? Kasi ang mukha madaling mabago yan eh because of the makeup. Pero yung talagang detail ng national costume as a whole, hindi mababago yun. So yun lang, doon lang tayo nagkulang. So yun guys, no, maraming salamat sa mga manonood or nanonood ng aking reaction / commentary dito sa national costume presentation ng Binibining Pilipinas. So muli guys, ito po si Mars Matt ng Boom Reacts. Ayan, so nagsasabi po na keep safe everyone, God bless everyone, wag na po tayong mawas, wala nang po dapat gawin sa labas. Stay safe po tayo and have a good day. Bye everybody!